Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Monday, 7-11-22. 7-11 talaga. convenience store pala. Ayan. So maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At kung di nga pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba ng ating video sa YouTube. At kung kayo naman nasa Facebook, merong like button sa taas. Paki-click na rin po yung like button. Huwag niyo rin po kalimutan paki-share po yung ating video para marami pong makaalam ng mga pinag-uusap natin dito sa ating live stream. Also, follow na rin po tayo sa Coach Jared na ating Facebook page. Ayan. Also mga kaibigan, ha, meron po tayong bagong pakulo dito sa ating channel. Iniintay ko lang yung mga materials na kailangan kong makuha. Pero isa na rin po tayo sa mga taong mag-e-endorso ng Sendwave. Ayan. So hintayin niyo lang mga kaibigan, ha. May mga marketing materials ako lalabas. Eto na. May natuklasan ako kahapon sa sinabi ni Sen Aimee. Pero mamaya natin tututukan. Itong presidential decree. Bakit? Kasi mga kaibigan, apparently, this law is made before its time. Alam niyo kung bakit? Ngayon ito masasagad eh. Kututuusin mga kaibigan, ngayong panahon ng internet, magagamit ng sagad-sagad itong batas na to. Presidential Decree Number 90 Series of 1973. Unless hindi pa to repealed or hindi pa napapalitan ng ibang presidente. Kasi PD lang to eh. Parang second, PD lang to eh. Hindi na matutuman sa legislative natin. Mga kaibigan, pasok to sa fake news. Whereas one of the most insidious means of disrupting peace, order, and tranquility is the utterance, publication, distribution, circulation, and spread of rumors, false news or information, and gossip that cause divisive effects among the people, discredit or distrust for the duly constituted authorities, and or that undermine the stability of government and the objectives of the new society and therefore inimical to the best interest of the state. Pasok na pasok to. Itong PD90. Sana may mag-ano nito, no? Ang advance mag-isip ni FEM. Ang advance mag-isip ni Ferdinand Edralin Marcos. Mga kaibigan, 1973 pa niya sinulat to. Pero applicable to 2022. Ito yung matindi dyan eh. Oh. Kapag gagawa ka ng chismis, kahit anong chismis mga kaibigan, na hindi na makaka-contribute sa instability of government, na hindi makakatulong sa ating gobyerno, at inimical sa interes ng Estado, pwede kang kasuhan under PD number 90. Pwede pa na to kay Rappler? Pwede pa ano to? Pwede bang gamitin to kay Rappler now na? O kaya kay Vera Files? Ngayon ko lang narinig kasi itong PD90. Pero sabi dito ni Scoff, matagal na raw yan. So, thank you very much. Ay, matagal na raw niya alam. Pero ngayon ko lang narinig to. PD90. 1973 pa to. Ganyan ka-advance mag-isip si President Ferdinand Edralin Marcos. Yung batas na i-denate niya ng 1972. Ay, nanay. Yung kanyang proclamation number 1081 noong 1972. Ito yung sa martial law. Para daw ma-maintain ang peace and order, gumawa siya ng PD number 90. Huwag ka maingay, coach. Baka madinig ng Rappler for sure. Maglulupas ay nasiras. Diba? PD90. But, eto yung papakita ko sa inyo. So, pinagtanggol, syempre, nagsasama-sama ngayon ng mga historians, yung mga academicians, yung mga matatalino. Nagsasama-sama sila. Pinagtutulungan tayo. Kailangan natin lumaban. Nag-aano sila yung boses, Pakito Diaz. Kay Romy Diaz. Kailangan natin lumaban, mga bata. Ang sabi ng Ateneo de Manila University on Dr. Ambeth R. Ocampo. Ayan.
July 11, 2022. Ateneo stands with Dr. Ambeth R. Ocampo, as well as with all other historians and academics, in the face of a sustained campaign to malign their work and their reputation. Meron ba? Meron bang kampanya laban sa kanilang trabaho? Mukha na ba sila ng trabaho pag sinabi nating history is like chismis? Yung ba ibig sabihin nun? Nakakasira ba ito ng kanilang reputasyon ng kanilang trabaho? Apparently, I found out kanina while going through the research that I'm doing. Kaya pala ganito si Ateneo de Manila, kasi very sock din pala sila nung panahon ng 1970s. Socialist essentially. Sock them. So, very influenced sila by a certain group na tinatawag na ngayon ay tinatawag nating terorista. It's a fact. Nagulat ako. It's a fact. So, dahil ko natutok lang sa'yo. Matagal ko nang hawak pinabasa tong dokumento na to. Pero siguro ngayon lang siya nag-stick out sa akin kasi because of Ateneo. So yun nga. So itong mga academicians, mga historians, ay natithreaten. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Kayo yung may PhD eh. Di ba? Kayo yung nag-aral. Ba't kayo natithreaten? Bakit ganun ba kabigat yung opinion ng isang Ella Cruz na masisira ang inyong mga pinag-aralan sa mga eskwelahang mamahalin at sa kung saan man kayo nag-master's degree at nag-PhD? Only with truthful history can we move forward as a nation, sabi. And only through recognition of the failures and the successes of the past can we create solutions for the problems that beset our society. Alam niyo yung problema kasi sa inyo, Ateneo, kayong mga dilawang pink. Ngayon, ganyan kayo magsalita eh. Puro ganito, parang statesman, etc., etc. Pero hindi talaga kayo ganito mag-isip. Kailan kayo nagkwento ng recognition ng successes? Kailan? Sige nga. Kailan? Eh si PRRD nga lang, maski yung simpleng Skyway, hindi niya maibigay sa kanya yung success. Eh. Kailan kayo bigay ng tamang credit ng success sa tamang tao? Kung hindi siya liberal, kung hindi siya dilawan, binibigay nyo ba? Hindi. Eh, ito nga lang donasyon ni Angat Buhay sa ano eh. Sa bang probinsya yon? Yung inihalo niya sa ano? Inihalo niya sa donasyon ng DSWD? Pero yun. Success! Binalita agad ni Inquirer. Success yan! Pero nakiride lang pala sa donasyon ng ano? Kinlame! Nag-credit grab na naman. Nandun na siya ng DSWD. To the point na nagsalita si Sec Tulpo. Si Sec Erwin Tulpo. Nagsalita. Hindi po kami nagpapadaan ng aming donasyon sa mga NGO. Binibigay po namin diretso ito sa mga LGU at sila ang namimigay ng mga donasyon. Kailan kayo nagbigay ng tamang credit sa tamang tao? Kung hindi nyo kapartido, kung hindi nyo kaparehong kaututang dila, at hindi nyo kabituka, hindi nyo binibigyan ng credit sa successes. Puro pambabatikos ang ginagawa nyo. Sa 6 na taon ni PRRD, nabasa na namin lahat ng karakas nyo. Ito pa yung nakakabwisit eh. Wait, bago tayo move forward. Ateneo further denounces the harassment and intimidation against Ocampo. Who's harassing Ocampo? Pag binatikos ka online, which at this point in time, in this day and age, anyone with half a brain, a cell phone or a computer can do, and an internet connection can do. Pag binatikos ka online, it's harassment.
it undermines the battle against historical distortion and disinformation. Hindi ko naiintindihan na yung paano na yung comment na history is like chismis ay nakakasira sa 8 taon yung pag-aaral ng kasaysayan. Kasi PhD eh. PhD level eh. So, isabihin, 4 years ka ng bachelor's, 2 years kang master's, 2 years ka ng PhD or doctorate. 8 years. O sabihin na natin 10 years. Sagarin na natin. 10 years, sagad. How does a comment na history is like chismis destroy 10 years of your academic learning? It destroys it so much na you call it harassment. How fragile are your egos? Na ang simpleng comment na history is like chismis, ay, grabe sila. Ay, aping-ape. Bigyan natin ng konting laman, mga kaibigan. Kasi sinabi kasi dito ni Sen Aimee, history is chismis with methodology, analysis, and proof. Sabi ni Sen Aimee. Susuportahan ko siya dyan. Bakit? Kasi yan yung totoo. Doon tayo sa realistic. Diba? Reality bites, sabi nga nila. Ito, isang chismis. Na-fact check recently ang isang giorno na pinapainga nating lahat. Si Jason Sa. Ay, sabi niya, sabi ng fact check kanina ng News 5, ang personal diary ng mga dilaw ni Lenny tsaka ni what's this? Personal blog site pala. Ni Lenny, ni Kiko, at ng iba pang dilaw. Eto daw, fact check. Claim that Ninoy as mastermind of Plaza Miranda bombing is historical fact is false. Okay. Yan. Sabi, a former broadcaster on Monday claimed that the late former senator and democracy icon, hindi ko pasok to na ano, fake news, democracy icon. Sino sabi niyan? Sinong historian na nagsabi niyan na democracy icon yan si Ninoy Aquino? Was one of the masterminds of the Plaza Miranda bombing in 1971 and described it as a historical fact. Okay. Ito po yung post ni Jason Sa. Yan. History. Mga chismis noon, kasaysayan ngayon. Kaya na yan, di ba? Kay Lord Rivera. Sabi, chismis, ipinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio. Kasaysayan, batay sa pananaliksik at patotoo ng mga Kabite, tila malaki ang katotohanan sa likod ng chismis. Ito yung fact check. Sa dinami-dami ng fact check na nandito, okay, ito lang yung kanilang fact check. Plaza Miranda bombing gawa ni Marcos. Chismis. Chismis. Kasaysayan, batay sa pananaliksik at mismong pagpapatoo ng mga sangkot, walang kinalaman si Marcos. Ang utak sa pagpapasabog sa Plaza Miranda ay sina Joma Season at Senator Ninoy Aquino ng Liberal Party. Okay, ito yung fact check. Puntahan ngayon natin yan, yung fact check. His statement is false. Okay, ito ngayon yung fact check. False daw, sabi ng News 5. Sino nag-fact check nito? Ay, dati may pangalan. Ngayon, wala na. Hindi nyo na nilalagay yung pangalan ng nag-fact check? Wait. Ay, oo, wala na yung pangalan ng nag-fact check. Dati meron eh. Takot kayo? Bakit? Ba't tayo sabihin kung sino kayo nagpa-fact check? Sabi ng News 5, Sonsa was wrong in claiming that the information he shared was a historical fact because of insufficient proof. To recall, the Plaza Miranda bombing occurred during the political rally of the Liberal Party on August 21, 1971, outside the Quiapo Church in Manila. It killed 9 and injured nearly 100 others, including some senatorial candidates of the opposition group. Aquino was not present at the event, as he was allegedly
at a birthday party with Senator Doy Laurel and his family in a nearby restaurant. But there's no concrete evidence proving that his absence meant he was among those who planned the violent attack. And until now, without any substantial basis, claims that Aquino was one of the plotters are merely unfounded rumors and not historical fact. Ayun. Paano ngayon siya naging rumor? Okay. Eto na, puntahan ngayon natin. Merong isinabing article, isinulat na article noong March 31, 2016. Si UG Vincent Gonzalez. See, dito nakasulat kung sinong gumawa ng article. Joma season, sabi doon ni Joma, CPP and Ninoy have no role in Plaza Miranda bombing. Wala kaming kasalanan dyan, sinabi ni Joma season. At saka si Ninoy, walang alam dyan. Okay, bakit, ano daw yung ebidensya kung bakit hindi raw yan kasama, hindi raw yan, kung bakit wala raw silang kasalanan dyan. Ang kanyang ebidensya ni Joma season ay, hindi kasi yan inihabla sa amin. Ano ba naman klaseng mga utak to? Kanina kay Ted, yung kay Ted, attorney Ted, ano yung sa Rappler pala, ang dahilan, bakit daw hindi dapat katulad ng guilty, ay dahil wala pa raw ang cybercrime law noong 2012. Ito naman, kay Joma, eh kasi, hindi naman yan yung hinabla sa amin. He, Marcos, did not charge us for it before any of its military commissions. Instead, he had Aquino and Buscaino convicted and given the death sentence by a military commission in 1978. The charges of subversion and rebellion filed against me before two military commissions never included the Plaza Miranda in the specifications. Ano daw? Bakit ganun? Saan ka nakakita ng ganyang depensa? Hindi kami ang gumawa niya kasi hindi niya hinabla sa amin. Oh, okay, ebidensya yun. Ebidensya yun? Dahilan yun? Talaga? Ang weird. Ang weird nun, mga kaibigan. Parang ganito yan. May grupo na magnanakaw. Imagine natin si Money Heist Korea. Si Money Heist Korea, kinasuhan lang sa pagnanakaw ng pera. Hindi doon sa karnaval. Halimbawa, kung may karnaping na naganap, hindi ko pa napapanood eh. Kung may karnaping man maganap, hindi doon sa karnaping. So, ibig bang sabihin, hindi sila ng karnap dahil lang kinaso lang sa kanila yung pagnanakaw ng pera? Ganun yung sinasabi ni Joma. Oh my God. Baliw. But anyway, kasi, di ba, history is chismis. Di ba? Ang chismis ay ito. Ang chismis ito. Na, si Ferdinand Marcos daw ang nagpabato ng granada sa Plaza Miranda. Tangay natin yan. Punta natin itong article again ni for the past few days, lagi ako nabalik kay Ambassador Bobby Tiglaw, no? Kay former Amba. Anong sabi niya? Ito sa kanyang article noong 2017. The Plaza Miranda bombing, how Ninoy escaped it, and other secrets of the Communist Party. Okay. Ito, mga kaibigan, ang article na to ay isinulat tungkol sa isa pang novel ni Dr. Mario Miklat. Historian siguro to kasi doktor eh. Secrets of the 18 Mansion, a novel. Okay. Reveals in rich detail many of the covert factors that contributed to the growth of one of our country's biggest problems, the CPP. Okay, puntahan ngayon natin sa baba, yung sa Plaza Miranda. Ayan. The most earth-shaking secret in this book
involves the bombing of the Liberal Party rally at Plaza Miranda on August 21, 1971. The most crucial man-made event that formed the contours of our history since it happened. Bakit? Ito. Sinabi po ni Dr. Miklat, with total certitude, siguradong sigurado, that it was Sison's plot and that he learned of this days after the bombing. He quotes Sison as saying before the attack, "We will force Marcos to declare martial law. People will rise up in arms when he finally shows his fascist face." Two ranking comrades in Beijing knew of the attack beforehand. Miklat quotes Peter, one of Sison's closest operatives, as telling him in October 1971, "Ninoy Aquino did not go to Plaza Miranda on the night of the bombing. Commander Pusa phoned him." Oh, ito na. Kailan naganap yung Plaza Miranda bombing? August 21, 1971. Ngayon, si Miklat, si Dr. Miklat, isinulat niya sa kanyang libro na noong October 1971, si Peter, na isa sa mga malalapit na operatiba ni Joma, ang nagsabi sa kanya kay Dr. Miklat mismo na hindi nagpunta si Ninoy Aquino. Tama ba sa fact check? Tama. Wala talaga siya doon. Aquino was not present at the event. Tama. Bakit? Dahil on the night of the bombing, Commander Pusa phoned him. So, may nagsabi, "Huwag kang pupunta dyan. May mangyayari dyan. Kang pupunta dyan." Hindi pa ba collusion yun? Senador ka? Sinabihan ka ng ganito? Wala kang ginawa? Sabi ni Mia Pastrana, ayun nga, tulad ng sinabi ni Peter Calyanta. Bak si Peter Calyanta to? Itong Peter na to. Sino si Commander Pusa kaya, no? Pero anyway, senador ka? Ang sinasabi mo, pinaglalaban mo yung karapatan ng mga mahihirap, etc., etc. Tapos, sinabihan ka na. Oh. Nay, Ninoy, may mangyayari sa Plaza Miranda, huwag kang pupunta, ha? Hindi ka man lang nag-whistleblow. Meron tayong libro. Matagal ko na binabasa to. Lagi ko na rin pinapakita sa inyo to. Crisis of Revolutionary Leadership, Martial Law, and the Communist Parties of the Philippines. Bakit parties? Kasi dalawa po ang ating Communist Party sa Pilipinas. The CPP, Communist Party of the Philippines, at ang PKP, Partido Komunista ng Pilipinas. According to this book or article. Tingnan natin kung bakit, anong relasyon ng CPP kay Ninoy Aquino para tawagan siya. Kasi mga kaibigan, merong ano yan eh, hindi naman pwedeng tawagan ka lang out of nowhere, di ba? Parang, "Oh, Ninoy, huwag ka pupunta dyan, ha? Kasi delikado, may mangyayari." Di ba? Hindi pwede. Ano, gagal lang kayo ka-tight, di ba? Trip-trip lang ng CPP na ganun lang? Hindi pwede. May dahilan yan kung bakit tinawagan si Ninoy Aquino. Okay. Ngayon, alamin natin. Ano ba ang relasyon nila? Ito, "For Beijing to accept an official mission from the Philippine government would mean that Beijing was implicitly giving approval to a two-China policy which Beijing rejects." Okay? Yap, a Liberal Party politician from Tarlac, with close ties to Aquino, used this trip to collect Maoist literature which he supplied to Joma Sison and his allies. In early 1969, along with Aquino, he assisted Sison in getting in touch with Dante and establishing the New People's Army. Yap provided Dante with a copy of Mao's Red Book, which he had acquired during his travels in China in the summer of 1967.
chismis. Chismis yan noon. Pero ngayon, kasi saya na. History na. Tuloy pa natin. Baka kasi isipin ng mga ano, nagbibiro lang ako eh. Among the principal allies of the CPP, mga kaalyado daw ng CPP, in the early 1970, diba? Ang Plaza Miranda bombing, 1971. 1970s, sino daw mga kaalyado ng CPP? Were Aquino and the Lopez brothers. Their fortunes and political power tied to vast sugar estates. Season hammered this point home. It is dishonest, demagogic, and utopian to insist that socialism is the immediate goal under the conditions that the people are still dominated and exploited by U.S. imperialism and domestic feudalism. Okay. Among the principal allies of the CPP in the early 1970s were Aquino and the Lopez brothers. Dismiss noon. Kasi saya na ngayon. Hanap pa tayo, marami yan. Oh. NPA. Ganda ng title, no? NPA. NPA. The newly founded party needed an army. From January to March 1969, Sison and his comrades in the CPP worked to locate a peasant army they could make their own. Their quest was facilitated by Senator Aquino and his political allies in Tarlac. News 5, may dahilan kung bakit wala dyan si Ninoy sa event. Kasi, kasama siya sa nag-umpisa ng CPP-NPA. Who placed Sison in contact, o si Senator, si Ninoy Aquino pa, ang nag-refer. Nag-refer. Kumbaga sa network marketing. Downline ni Senator Aquino. Si Commander Sumulong Bernabe Buscaino. At ni-refer si Joma sa kanilang dalawa. Tuloy pa ba tayo? While the CPP formed its armed wing with the support of Marcos's leading rival, Ninoy Aquino, Aquino and Congressman Jose Yap played a crucial role in connecting Sison with his guerrilla army under Dante. Oh my God. Bakit naging bayani ito? This is not he is not an icon of democracy. If anything. Kasi pinapaniwala tayo na bayani daw si Ninoy. Kumulog at kumidlat daw nung namatay siya eh. Okay, bombing of Plaza Miranda. Ayan. The bombing. Ayan. Bombing of Plaza Miranda. Aquino was notably absent from the rally. Totoo naman. Doon lang tumama si News 5. Not present at the event. And as the most important event of the LP's entire election campaign was bombed, the leading representative of the Liberal Party was nowhere to be seen. Ngayon, nagtatanong sila. After the headcount, through the numbness, the question that immediately pops up is where in God's name is Benigno Aquino Jr., the so-called Wonder Boy? Ninoy appears later unscathed by virtue of what? He recounts later, it's an amazing series of coincidences and the closest of calls. Wow! Coincidence! Chamba! Sabi! He was not there, he says, but was on the way when Plaza Miranda cracked up in that violent explosion. Wala ako doon kasi I was on the way sa event. News 5 naman. Akala ko ba nasa party ni Doy Laurel? Hindi mo kakaiba ng kwento. Okay, bababa pa tayo. So, ang question is, who was responsible for the bombing of Plaza Miranda? Simple lang yan. On August 24, 1989, the Chronicle published a letter from someone identifying himself as Emilio Ricarte,
the spokesman of an unknown organization which he called the CPP Reformist Underground Cell, Ricarte claimed that Ninoy Aquino had known, okay, had known of the bombing in advance because Ruben Tuason had informed him. Tuason had been a member of the Central Committee of the CPP, at the same time an employee of Ninoy Aquino. So ngayon, mga kaibigan, malamang sa malamang, si Commander Pusa ay itong si Ruben Tuason. What's the title of the book? Crisis of Revolutionary Leadership. So, sinasabi ni Ambassador Bobby Tiglao, si Commander Pusa na tumawag daw kay Ninoy Aquino ay si Ruben Tuason. Anong sinagot ni Joma sa akusasyon na to? Hindi, mali yan si ano, mali silang lahat. Bakit? Kasi mga CIA agent yung mga yan, etc. Kasi si Victor Corpus na nga yung umamin eh. Apat na silang umamin. Si Corpus, Almendral, Guevara, Ricardo Malay, at saka si Tubianosa. 3, 4, 5, 5. Lima na nga sila na umamin. Oo, CPP, NPA ang tumira dyan. In denial pa rin daw ang lolo nyo. Sige na lang. So ano nangyari dun sa Plaza Miranda bombing? Sino nga ang tumira? O di sila Joma season nga. Bakit? Kasi dalawang article na yung nagko-corroborate eh. Doon sa allegation na yan eh. Di ba nga sabi? Through the witnesses of 3 people, let every word be established. May dalawa ka na. So, mga kaibigan, can we say as a fact, quote unquote, na si Ninoy Aquino ay isa sa mga utak ng Plaza Miranda bombing? The unequivocal answer should be no. Hindi dapat, hindi. It's not a recorded fact. Yon. Yun yung siguro mas magandang term. Hindi siya recorded. Pero, mga kaibigan naman, huwag naman tayong gawing tanga. Sino daw ba ang kaalyado ng CPP during that time? Aquino, Lopez. Ilang dokumento ang nagsabi na may relasyon ang CPP kay Aquino? Maski si Joma Season, hindi niya kinokontra yan. Oh, Dante provided Aquino with an armed base, Commander Dante to ha, of popular opposition to Sumulong and his men and therefore to Marcos. Connecting Dante with Season and the CPP presented Aquino with the possibility of expanding his base of armed support to a national scale. Ngayon, isa pa. Diba nga? Tatlo-tatloin natin, mga kaibigan. Kasi, sabi ko nga, by the testimony of 3, let every word be established. Oh, tatlo, pangatlong ebidensya na may relasyon si Aquino sa CPP. CIA naman. CIA. Airgram from the Embassy of the Philippines to the Department of State, 1971, August 20. August 20, ha? August 20, 1971. One day bago yung Plaza Miranda bombing. Anong sinabi ni Aquino? Revolutionary change. Aquino's comments on the future of the Liberal Party led him into a discussion of his own future, political role, and revolutionary political change in general in the Philippines. Paano niya gagawin yan? Go to the hills and join the revolution. Aquino implied that he was considering the third choice. So, he thought a revolutionary leader of sufficient prominence
would have little difficulty in gaining support from the peasants, and that financial support would come from the urban middle class and some of the wealthy who were disenchanted with the Marcos administration. Anong ginawa ni Aquino noong 1968 to before 1971, connecting Dante with Sison and the CPP presented Aquino with the possibility of expanding his base of armed support to a national scale. So, News 5. Chismis noon. Chismis lang to lahat dati. Na si Ninoy involved sa CPP. Wala talaga siyang kinalaman sa mga komunista, etc., etc. Chismis lang to noon. Eh ngayon, history na. So, paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Godofredo Montero, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Kung kayo may fact check, kami may reality check. Dito tayo sa reality. Tayo sa katotohanan. Sa realidad. Actually, ito ha. Ito sa ayan, yung Washington Post na yan. Hindi ko pa pala na idadagdag. Wait lang, dadagdag ko yan dito. Kasi, kaka-download ko lang yan kanina eh. Binasa ko yung Washington Post article na yan eh. Para lang kumpleto yung kwento. Ayan, well, hindi lang nag-download yung picture. Hindi ko lang kung bakit. Kasi pinrin ko yung ano eh. Yung buong ano eh. Ayan, Washington Post yan. Ayan. Greg Jones, 1989. So, hindi na tatlo to. Apat na to. Apat na. Oo. Okay. Puntahan natin to. The real story of the Plaza Miranda bombing, along with other long-held secrets of the Communist Party of the Philippines, was pieced together from separate interviews with 8 of its former senior officials during more than a year of research on the rebel movement. The former officials, 4 of whom were members of the party's governing Central Committee prior to their arrest in the 70s, acknowledged that the bombing was the work of party operatives acting on orders of the guerrilla organization's founding chairman, Joma Sison. The admissions of the former officials, some of whom still maintain close ties with the communist underground, corroborated on account of party responsibility for the bombing that was issued in November 1986 by Victor Corpus, a former Philippine Army lieutenant who defected to the rebels in 1970. Noel Campos, salamat po sa super chat. Ayan, si Tubianosa, oh. Ayan, oh. Recruits were urgently needed, sabi ni ano yan, ni Joma Sison, to make use of a large influx of weapons and financial aid that China had already agreed to provide. To this end, Sison in February 1971 presented his plan of disrupting a Liberal Party rally in a meeting in Manila with 3 trusted Central Committee colleagues, including Secretary General Jose Luneta and Politburo member Ibarra Tubianosa. According to a former ranking party official who was briefed later, Sison explained that by forcing Marcos to be tyrannical, we could in fact push the left as well as the more numerous moderate forces over to the side of revolution, said an ex-official of the party who attended a strategy session in 1971. Pareho dito. Pareho, di ba? Sa sinabi ni Ambassador Bobby Tiglaw. Pareho, di ba? Pinupwersa nila si FEM na magkaroon martial law. In the early evening of August 21, 1971, about the same time Cordero and 2 accomplices were making their way to Plaza Miranda, Sison was meeting in a party safe house in the suburb of Paranaque with Central Committee members Ruben Guevara, Manuel Collantes, and Hermenegildo Garcia. Okay. And then, Sison's calculations proved remarkably accurate. Liberal Party supporters led by Benigno Aquino, who had not attended the rally,
blamed the attack on Marcos, who in turn cracked down on leftist political activists. So apparently, kailangan talagang wala doon sa rally si Ninoy. Kasi siya ang tatrabaho pagkatapos. So don't you think, kung hindi man siya ang mastermind, there is a collusion that happened? In an interview in Amsterdam in 1988, Sison parried when asked about the public charge by Corpus, his former colleague, that the Communist Party had carried out the Plaza Miranda bombing. Sabi daw ni Joma Sison, baliw daw si Victor Corpus, Sison exclaimed. But he stopped short of categorically denying party complicity. Instead, he closed the subject by repeating the party's public position on the matter, that the Liberal Party at the time was our ally of sorts. And this is a very interesting statement coming from Joma Sison. Anong ibig sabihin yan? At the time, nung Plaza Miranda bombing, kami ay magkakaalyado? Question mark. Bakit bobombahin ng kaalyado mo yung sarili mong election event? Meeting the advance. Unless may usapan na kayo. At bakit of all the times na mawawala yung pinuno ng Liberal Party noong mga panahon na yun, eh dito kung saan binomba yung meeting de Abanse? We are allies of sorts, sabi ni Joma Sison. At the time, we are ally of sorts. So, chismis noon, mga kaibigan. Kasaysayan na ngayon. So, anong kinakatakot ng mga Ambet Ocampo? Kinakatakot ng The Ateneo. Ateneo dapat yun eh. The Ateneo. Ateneo. The Ateneo. Anong kinakatakot nyo ng mga historians na may PhD na nag-aral ng humigit-kumulang 10 taon para ma-perpekto nyo ang inyong pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa ating kasaysayan? Eh, andyan na lahat ng mga ebidensya ang kailangan nyong kalkalin. Pagtatagpi-tagpiin nyo na lang, man. Wala kayong ibang kailangan gawin. Pagtatagpi-tagpiin nyo na lang. Kung hindi man kasama si Ninoy Aquino sa mga mastermind ng Plaza Miranda bombing, ay, umamin si Joma Sison na meron silang alyansa. Wala nga tayo nung panahon na yon. Hindi natin nakita yung mga ganap na tulad ng ganyan. Eh kaso, yung mga first hand na nandoon, eh naglabas na lang kanilang mga kwento. Bakit hindi pinapakinggan ng ating mga huwarang mga historians? Bakit hindi pinapakinggan at hindi tinitignan ng ating mga Dr. Ambet Ocampo ang ganitong klaseng mga pag-aaral? Kasi mga kaibigan, tulad nung ito, yung Crisis of Revolutionary Leadership, that's a PhD dissertation. Ibig sabihin, may nag-aral ng doctorate ng history at ang ginamit niyang dissertation o research para sa kanyang PhD ay ang communist part, ang dalawang klase ng komunismo sa Pilipinas. Yung PKP at CPP. At paano yun nabuo dito sa ating bansa. At ito yung pangit kasi sa mga pinagsasabi ng mga dilawang pink na yan eh. Ng mga doctors and historians. They're cherry-picking their sources. Cherry-pick, mga kaibigan. Pinipili lang nila kung ano yung papabor sa history gusto nilang ipakita. If that is not an opinionated perspective of history, I don't know what you call it. Ba't hindi kayo maging totoo sa ating kasaysayan? Ba't hindi nyo ipakita yung parehong side? Bakit kailangan yung papabor lang sa gusto nyo, yung sa narrative na gusto nyo, bakit palaging doon lang?
may ganito palang ganap. Tapos natawagin yung fake news. May pag-aamin na pala si Joma na merong alyansa ang CPP at Liberal Party. Tapos sasabihin nyo, fake news. Tapos kami yung pagmumukayin yung tanga. Kami yung pagmumukayin yung tanga, mga bloggers at vloggers. At yung mga taong naniniwala sa amin. Kami yung hindi edukado. Masakit, bato ko sa inyo. Mama, high blood ako dito. Hindi na nakaka-visit, mga kaibigan eh. So tama yung sinabi pala ni Senator Aimee Marcos. History is chismis with methodology, analysis, and proof. Sabi nga kasi nila, history is written by the victor. Sabi ni, is that Winston Churchill? Or Theodore Roosevelt? No, it's Winston Churchill. History is written by the victors. Kung sinong panalo, siya ang susulat ng kasaysayan. Sorry na lang kayo ngayon, mga dilawamping. Kasi, hindi kayo ang nanalo. So ngayon, alam niyo na kung sino ang susulat ng kasaysayan. Ayan. Pero maraming pong salamat sa inyong panonood ngayong gabi. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I will see all of you tomorrow, 10:15 p.m. ideally, kung wala akong meeting sa umaga, on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone, and I'll see all of you tomorrow. Bye!